Hindi nalagay sa panganib ang buhay ni Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca, ang pulis na namaril ng mag-inang kapitbahay sa Panique, Tarlac noong Linggo. Kaya naman, sinabi ni Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Ildebrandi Usana, na hindi tamang ginamit nito ang kanyang baril laban sa mga biktima na malinaw na paglabag sa Police Operational Procedure ng PNP. In that case, hindi po dapat talaga mag-employ ng unnecessary force ang police, lalo na sa paggamit ng firearm. So mali po yung ginawa ni Sergeant Nuesca in this case kasi wala pong sufficient provocation doon po sa pangyayari yon. Kahit na po alipustahin siya, kahit na po gawan siya ng kung ano mga masasamang pananalita, meron siyang training that makes him control his emotions at hindi po siya magpapadala sa anumang mga akusasyon na ile-level sa kanya dahil pulis po siya. Ayon kay Usana, may mga paraan ang mga pulis sa pag-aresto ng hindi gumagamit ng armas, gaya aniya ng pakiusap o negosasyon at pagbibigay ng warning o babala. Maaari din naman gumamit ng unarmed self-defense technique at non-lethal weapon o batuta kung talagang dapat o kailangang ipagtanggol ang sarili. Kung hindi pa umubra ang lahat ng ito, ay saka pa lamang dapat gumamit ng armas ang isang pulis. Kung sakali man ng aggressive person ay armado din at may planong ikaw ay marikin, kaya kailangan mo rin i-depend ang sarili mo. Ayon naman kay PNP Chief Police General De Boldsinas, hindi pinagbabawalan ng isang pulis na magbitbit ng baril kahit na off-duty at nakasibilyan basta't hindi ito nakadisplay. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte din ang nagsabi noong 2017 na dapat magdala ng baril ang mga pulis kahit hindi na oras ng trabaho bilang proteksyon sa sarili. Now, ang mga tao po namin ay 24/7 alert po yan. Anything, pwede sila mag-respond, pwede po sila mag-act kung merong tinatawag call of duty. Hindi po namin yung pagbabawalan yan. Humihingi tayo ng reaksyon o direktiba ng NAPOLCOM ngunit hindi pa sila sumasagot ukol sa issue. Samantala, mayroon namang regular na neuropsychiatric test ang mga pulis para malaman ang kapasidad ng kanilang katinuan. Isinasagawa ito kapag nagre-renew ng lisensya ng kanilang baril, requirements sa schooling at trainings, at kapag nag-a-apply ng promosyon. Samantala, bagamat naniniwala si PNP Legal Service Acting Deputy Director, Police Colonel Arthur Llamas, na mali ang ginawa ni Nuesca, nagbigay din ito ng paalala sa mga sibilyan na inaaresto na pairalin ang pagiging mahinahon. Para hindi na po mag-aggravate yung situation, quiet na lang po sila and then magpa-aresto na lang po sila at doon na lang po sila magpaliwanag during the time of the investigation. Kasi po kung makikita during investigation na wala namang offense, makakasuhan po natin yung police ng illegal arrest. Sinabi pa nito na iwasan din ang panlalaban na maaaring magpalala ng sitwasyon. Pag sinaktan po kayo ng police, you have remedies thereafter. Para itong police na to ay kasuhan nyo, ipatanggal po natin sa servisyo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Tiyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.